pa ako nakakilala. Sino yung first time ako nakita? Hindi na ako nakita sa TV before. Medyo ko lang. Pero yun, by the way, pakilala muna ako maayos. I'm Melvin, so isa ako sa mga makakasama niyo sa front row. Then gaya nyo, na-refer ako ng front row 2014. 3 years na ako. Then background ko, fresh graduate ako from San Beda. So sa mga estudyante na ginagawa yung negosyo, sino yung mga students natin, mga nag-aaral? Ako! Mga dakilang estudyante, sino yung mga yan? Yan! Yeah. Taas nyo mga kamay yung mga estudyante. Sino yung mga estudyante na gusto yung mamanagat? Gusto maging successful agad? Sino? Gusto nyo magandang tip? Yes! Para yung mamanagat? Yes! Anong gusto nyo yung tip? Paligoy-ligoy o gusto nyo diretso? Yes! Diretso na, sure ka? Yes! 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 Gusto mo magandang tip para kumitagad ng malaki? Yes! Huwag ka na mag-aral. Yes! Walang. So ano naman yan? Ano naman yan? Kumbaga, syempre darating yung time na kailangan mo na mag-decide kung tutuloy mo ba or hindi na. So depende naman sa'yo eh. Kasi ba't ka ba nag-aaral? Yung mga estudyante, ba't ka nag-aaral? Para? Makagraduate. Pag nakagraduate ka, para kumita na? Pera. Eh ba't ka nag-front row? Para kumita na pera! Para kumita na? Pera! Eh ngayon, kumikita ka na ng pera. Eh ba't ka ba nag-aaral? Tama mali. Pero ngayon, by the way, sumadami pa ba tayo tao sa ano? Punong-puno tayo ngayon na. Daming tao ah. May tao pa sa labas? Papasukin nyo na lahat ng mga dapat papasukin. Tama! Dudurugin natin lahat ng puso ng mga yan. Sino yung mga 3 months na member natin? Mga bagong member natin? 3 months below! 3 months na lang! Taas, taas, taas. Ah, sige, papasukin nyo na muna lahat. Papasukin na lahat ng mga bagong member natin. Dami na, nakatayo na yung iba. Hindi na tayo kasi sa office, no? Yes! Kailangan na natin ng bagong office. Yes! Huwag kayong magalala, lilipat na naman tayo. Yes! Malaki tayo ng malaki. Pero ang lamig ng aircon. Pinitigasan ako ng anong dila. Game na kaya? Ready na kayo? Kumain na ba kayo? Yes! Kumain na kayo? Yes! May energy ba kayo? Yes! Siyempre, yung energy ko, nakadepende yan sa kausap ko. Pag yung kausap ko, walang energy, malamang ako rin, walang energy. Pag yung kausap ko, papatay-patay ako, papatay-patay din. So kung gusto niyo maganda yung energy ng nagsasalita, dapat maganda din yung energy mo. Yes! Maganda ba yung energy ng katabi mo? Yes! Anongin mo nga yung katabi mo? Nag-milo ka ba? Nag-milo ka ba? Sabi ng isa, Abs, hindi ito nag-milo, amoy milo lang. Tsaka kulay milo. Patay. Kapit sa balat! Ready na kayo, ready na? Yes! Ready na kayo makinig? Yes! Ready na kayo matuto? Yes! Kumain na ba kayo? Yes! Sino hindi pa kumakain? Ako! Gutom na? Yes! Ilipas din niya, kumagalala. Ayun, so actually sa mga new members natin, sa mga 3 months below, minsan talaga nakakagulat or minsan nakakalito gawin yung business natin, tama ba? Magugulat ka, ba't yung katabi mo sumisigaw? Ganun talaga, pag first time mo sa isang bagay, medyo nalilito ka, kaba? Yes! Naalala mo nung first time mo sa school? Yes! Di ba minsan nalilito ka, hindi mo alam kung saan yung papunta ng library? Yes! Saan yung papunta ng ganitong room, tama ba? Papunta ka dapat ng room mo, napunta ka sa CR, tama ba? Tama. So ganun talaga, sa lahat ng first time na nangyayari sa buhay mo, lagi yan nakakalito. Kaya nga nagka-conduct tayo ng mga trainings, mga meetings, mga NDO kaya nito para at least mas mag-guide ka, mas maturuan ka. Kasi sabi nga, success cannot be taught eh, but you can be guided. So sa ganitong business talaga, pwede kang i-guide. So sa simula, make sure pa nagsimula ka ng ganitong business, kailangan sigurado ka na may nag-guide sa'yo. At yung nag-guide sa'yo, syempre, yung tamang tao para mag-guide ka papunta doon sa tamang landas. Nakuha nyo? Yes! Para at least di ka maligaw. Kasi gaya nyo, nag-start din ako ng front row. Nung una, mahihiyain din. Nung una, takot din ko mausap ng tao. Sino yung mahihiyain dito? Pero alam mo, yung hiya, kailangan alisin yan. Alam mo kung bakit?
Alam mo bakit? Yes. Kasi hindi kaya yaman pag mahihiyain ka. Tama! Kaya dapat, ang tips ng itong business, dapat makapal yung mukha mo. Tama. Para yung bulsa mo, makapal din. Tama! Tama li! Tama! Kasi nasa ano tayo eh, nasa networking tayo eh. Nasa ano tayo, business na kailangan mo kumausap ng tao. Nasa business tayo na dapat makapal yung mukha mo. Kailangan ibuka mo na ibuka yung bibig mo. Kasi pag hindi mo yung binuka, malalason ka. Baka mamatay ka, tama ba? Kasi bakit yung bunga nga mo, baho eh. Tama li. Kaya dapat sa simula talaga, pag nag-start ka sa itong business, kailangan alisin mo yung hiya mo. Kasi ako dati, mahihiyain din ako. Naalala ko na nagsimula ako ng front row. Takot ako kumausap ng tao. Pag may kausap ako isa, kinakabahan na ako. Pag dalawa yung kausap ko, nangangatal na ako. Pag tatlo, nanginginig na yung tuhod ko. Pag apat na yung kausap ko, pinapawisan na pati itlog ko. Tama ba? Pero alam mo, ganun ako dati, pero nung nag, alam mo, ginawa ko lang siya araw-araw hanggang sa unti-unti ko siya natutunan, hanggang sa unti-unti akong gumaling. Kasi kung gusto mo gumaling sa ganitong business, ang tip ko sa'yo, kailangan mo siya gawin araw-araw. Tanong, ginagawa niyo ba yung front row araw-araw? Yes! Araw-araw? Yes! As in, araw-araw? Yes! Hindi minuto-minuto, dapat 24/7 ginagawa mo yung business natin. Para kang 7-11, lagi dapat bukas. Para at least mas mabilis kang gumaling. So ganitong business, ano eh, you don't have to be great to get started. You just have to get started to be great. Kung baga, madami kasi sa atin, panisimula ka ng front row, lalo sa mga bago, especially pag bagong member ka, iniisip mo, ay, itong mga car club na to, kaya naman sila kumita ng malaki kasi magagaling na sila. Kaya sila nag-million, nagka-kotse, nag-top one kasi magagaling. Kaya minsan, pag nag-start ka ng front row, feeling mo, hindi mo kaya yung kaya namin. Hindi mo maaabot yung naabot namin kasi feeling mo kami yung magaling kaya namin nagawa. Doon ka nagkamali. Kasi nagsimula po kami sa front row na hindi po kami magaling. Nagsimula lang po kami hanggang sa unti-unti po namin siya natutunan, hanggang sa unti-unti kami gumaling. Kaya kami nagka-resulta. Kasi hindi po mauuna yung resulta eh. Ang mauuna muna, ikaw. So paano mo i-develop yung sarili mo? So para magsimula sa front row, hindi mo kailangan maging magaling. Kaya pag iniisip mo sa sarili mo na, ay, nag-join lang ako ng front row para kumita lang ng maliit, yung mga kotse na yan, sa kanila na lang yan, okay na ako sa tira-tira. Pag ganun ka, hindi ka magiging successful. Tama ba? Kaya ngayon pa lang, dapat ganun ka na mag-isip. You don't have to be great. Hindi mo kailangan maging magaling, mag-invite. Hindi mo kailangan maging magaling kung mausap ng tao. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo na balang araw, gagaling ka rin. Pag ikaw gumaling, doon ka magkakaresulta. Nakuha nyo? Yes! You don't have to be great. Hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Magsimula ka lang, gagaling ka rin. Okay? Pero syempre, dapat pag nagsimula ka, tatapusin mo. Kasi mahirap yung nagsimula ka, tapos babalik ka ulit sa simula. Hindi ka matatapos pag lagi ka magsisimula. Tama mali? Tama. Kaya dapat, tuloy-tuloy. So itong tuturo ko sa inyo, actually isa to sa mga basic na tinuro sa akin na nagsimula ko ng front row. Isa to sa mga paborito kong ituro kasi ito yung kailangan mong daanan kung gusto mong maging successful ka. Lahat ba gusto maging successful? Yes! Sino yung gusto maging successful? Oh! Sino yung gusto nang nangyayari sa amin ngayon? Yung kumikita ng 100,000 linggo-linggo. Lahat kayo gusto niyang ganon? Yes! Kung gusto mo mangyari sa iyo, ito yung kailangan mong tahakin. Ito yung ituturo ko sa inyong gabi. Ito yung tinatawag na road. Wow. Road to forever. Wow. Road to success. Sino yung mga first time makakatin ng road to success? Patingin? Oh, dami. Sino yung second time? Sino yung third time na? Sino yung panglimang beses na nakatin? Ikaw na magturo dito. Medyo ko lang. Pero itong road to success, actually, ito yung pinakakailangan mong tahakin para ma-reach mo yung success. Kasi lahat naman tayo gusto natin maging successful. Tama mali? Tama. Lahat tayo gusto natin kumita ng malaki. Lahat tayo gusto natin ng achievement sa front row. Ngayon nga lang, minsan, pag ginagawa mo itong negosyong to, minsan, nahihirapan ka. Or minsan, hindi ka makacheck ng maayos. Minsan, checheck ka, tapos mawawala. Checheck, mawawala. Minsan, on and off. Tama ba? Minsan, hirap na hirap ka magkaroon ng invite. Or pag nagkaroon ka ng invite, hindi naman nagpipay-in. Nangyayari sa inyo yun? Yes! Minsan, nagpipay-in nga, pero hindi naman nag-a-active. Or nag-active nga, tas 2 days lang, nawala na ulit. Or nag-start yung check-in mo sa maliit, nag-start sa
450 hanggang sa lumaki na 1,000, 3,000, 5,000, 10,000. Tapos malingat ka lang ng konti, buka yan na ulit yung cheque mo. Nangyayari? Yes. Naranasan nyo naman chumeke? Yes. Tapos lumaki yung cheque mo, tapos bumalik sa zero? Yes. Or minsan, di ba gustong-gusto mo magkaroon ng members? Nagsimula ka sa isa, hanggang sa naging dalawa ka, naging lima ka, akala mo natututunan mo na. Tapos malingat ka lang ulit ng konti, mag-isa ka na lang ulit. Nangyayari? Yes. Or bakit ganun, Apps? Sa feasibility study, nung ina-explain sa akin yung worst case scenario, ang bilis dumami. Nung nag-refer ng dalawa, lahat tigda dalawa, after 2 years, kumita ng 10 million. Ang bilis nung pinapaliwanag. Pero ba't nung ginagawa ko na ang tagal? Bakit ganun? Kasi minsan, yung mismong negosyo, hindi mo pa naiintindihan. Or minsan, hindi mo pa rin pinapahalagahan. Kasi akala ng iba, pag nag-join ng front row, parang tumataya sa loto. Kasi ina-expect mo na mananalo ka. Walang gagawin. Minsan talaga, kailangan po talaga ng effort. Gagawa ka talaga ng effort. Kasi ang successful, lagi po yan may kapalit. Meron ka dapat laging ipigay. Basanin mo, sa labas. Madami po sa labas. Actually, madaming tao gusto maging successful. May nakausap pa ba sa tao sa labas na tao na ayaw maging successful? Wala naman eh. Lahat gusto umasenso. Actually, hindi madami. Lahat ng tao gusto maging successful. Pero minsan, nagkakaiba lang yan sa taong gumagawa. Kasi minsan, gusto mo umasenso, pero wala ka namang ginagawa para ikaw umasenso. So, same thing sa front row. Nag-join ka kasi gusto mong kumita ng million tulad ng mga uplines nyo. Tama mo ba? Yes! Tama mo ba? Yes! Nag-join ka kasi gusto mong kumita ng million. Kaso ang problema, anong ginagawa mo? Nag-join ka lang, pero hindi mo naman talaga ginagawa. Sabi mo sa akin, Apps, nag-try naman ako mag-invite eh, kaso ayaw niya. Ngayon, pag ayaw niya, ayaw mo na rin. Minsan, yung effort, wala dun. Kaya yung ituturo ko sa inyo, itong road to success. Alam ko, yung iba, narinig mo na to. Yung iba, na-attendan mo na to. Pero sabi nga, iba't iba yung level ng understanding. Merong mga naka-attend ng road to success, pero narinig lang nila. Meron namang iba, naka-attend neto, pero naiintindihan na nila. So, hindi na siya basta-basta nakikinig. Naiintindihan niya na. Parang marami sa atin dito. Di ba meron tayo para tayong cellphone? Di ba ikaw minsan nalulobat ka? Yes. Tapos pag huma-attend ka ng training, ng GA, ng training, na full charge ka ulit. Yes. Meron bang ganon? Yes. Di ba minsan natadown ka, minsan nanenegative ka, tapos pagbalik mo ng office, pag-attend mo ng ganito, na full of energy ka na naman. Parang marami sa atin dito. Pag kumakatang ka ng road to success or ng training, full of energy ka, ganadong-ganado ka na naman mag-invite. Tama ba? Pag uwi mo ng bahay, kahit sinong gusto mo, i-invite din mo eh. Tama ba? Pero bukas, wala ka na naman. Tama ba? Tama. Meron mga ganun kasi. Sasabihin sa sarili, ay, gagawin ko yan. Ia-apply ko yan. Pero hindi pa rin ginagawa. Kasi dito sa training, madaming naka-attend nito. Narinig nila, naintindihan nila, pero hindi pa rin ginagawa. Ibig sabihin, paulit-ulit mo naririnig, paulit-ulit mo naiintindihan, pero hindi mo ginagawa, ibig sabihin, hindi ka pa rin natututo. Pero pag iyan, na-apply mo na, ibang level na ulit siya ng understanding. Hindi ka lang basta nakinig, naiintindihan, ang malupit, na-apply mo na. Nagagawa mo na. Pero may mas deeper pa doon. Pag yung nagawa mo, kaya mo na siyang ituro. Na ituturo mo na. Pero may mas malalim pa doon. Pag yung naturuan mo na rin, na magturo na rin. Kaya ikaw, kung gusto mo maging successful sa front row, kailangan mo gawin lahat ng yun. Hindi ngayong gabi, hindi sa isang gabi lang. Kasi sabi nga, success is not overnight. It's every night. So continuous mong i-develop yung sarili mo. So wala nang iba formula para maging successful. Ito lang, itong road to success. Kasi yung 150 na milyonaryo dito nagdaan, ito yung dinaanan namin. Kaya, kumbaga kung hindi ka nadaan dito, ewan ko lang kung saan ka papunta. Baka papunta ka ng Team Global o ng UNO. Okay? Kaya ito lang yung susundan mo. Okay po ba? So start tayo. So everything starts with you. Lahat mag-start sa'yo. Ikaw yung mag-decide ng journey mo to success. Dito, madami nang sumasablay. Kasi yung buhay nila, yung journey nila to success, hindi nakadepende sa kanila. Doon ka matatalo. Kung yung buhay mo, hindi mo hawak. Dapat yung buhay mo, hawak mo. Kasi paano ka aasenso kung yung buhay mo, hawak na ibang tao? Tama! Tama, mali. Tama. So paano yun, Simple. Gusto mo maging successful? Yes.
So first thing na kailangan mo gawin is you should decide to become successful. Magsisimula sa'yo. This is you. Ikaw yung mag-decide. Ikaw yung magsabi. Ikaw yung magsimula na gusto mong maging successful. Kasi pag ikaw, naniwala ka, pinanindigan mo at nag-desisyon ka na magiging successful ka, magiging successful ka. Kasi ganito yan eh. Marami sa atin nag-join ng front row. Tapos ine-expect nila na magiging successful sila. Magkaiba po yung nag-join lang, magkaiba po yung nag-decide na maging successful. Parang ganito, yung iba kasi nag-join, ay, sana mangyari sa akin yung nangyari sa kanila, no? Malay mo, kung nagawa nila, magagawa ko rin. Sana, maabot ko din kung ano yung naabot ng mga uplines natin. Pag ano ka mag-isip, magiging successful ka? Hindi. Kailangan mag-decide ka. So, paano? Sasabihin mo sa sarili mo na nag-join ka ng front row. Alam mo at naniniwala ka na magiging successful ka. Alam mo at naniniwala ka kung naabot nila, maaabot mo rin. Kung kaya nila, kaya mo rin. At mag-front row ka at hindi ka lalabas dito na hindi ka successful. Ganun mag-decide. Nag-decide na ba kayo? Yes! Kailan kayo nag-decide? Dapat mag-decide ka. So, sisiguraduhin mo tonight, kung gusto mo maging successful, you should decide to become successful. Mag-decide ka. At walang kahit sinong tao o kahit anong bagay yung makapipigil sa'yo. Wala. Kasi pag ikaw nag-decide ka, wala makapigil. Kaya ka nga nag-front row eh. Kasi bakit? Kaya ka nag-front row kasi madaming pipigil sa'yo. Sino mga pipigil? Una, kaibigan mo. Yan yung mga pipigil. Naranasan nyo na may pumigil sa inyo? Yes! Ang pipigil pa sa inyo, kaklase mo. Tama. Tama ba? Tama. Sama mo na yung best friend mo, yung kamag-anak mo, at lalong higit sa lahat, yung mahal mo sa buhay. Yan ang pipigil. Tama ba? Ngayon, mag-decide ka. Ay, gusto ko naman talaga mag-front row kasi gusto ko yung umaman. Tapos pag sinabi sa'yo ng kaibigan mong, ayoko niyan! Ano sabihin mo? Ay, joke lang pala. So pag ganun ka, sa'yo nag-start? So hindi you, him, or her. So hindi sa'yo nag-start. Paano ka aasenso kung hindi ka magsisimula sa'yo? Tama mali? Pag sinabi sa'yo ng nanay mo mamaya, di ba gabi na naman tayo matapos? Sabi sa'yo ng nanay mo, o gabi ka na naman anak, wag na wag ka nang pupunta sa front row na yan ha. Ano sabihin mo? Opo. So pag ganun, ikaw yung nag-decide? So hindi ka magiging successful. So, simple. Ito lang yung sinasabi ko. Kung gusto mo maging successful, kailangan magsimula ka sa'yo. Nag-gets mo? Kasi marami sa atin dito, pag napigilan, ayaw na. Dapat nga, sabi nga, pag ginagawa mo tong front row, dapat mas matindi pa to sa text ng nanay mo. Sa mura ng tatay mo. Sa text ng jowa mo. Dapat hindi ka napipigilan. Kasi pag nagsimula ka ng front row, para kang umakit sa bundok. Di ba yung pangarap mo nandito? Tapos magsisimula ka sa baba. Nakuha nyo? Di ba pag umakit ka ng bundok, mahirap o madali? Mahirap madali. Mahirap. Pataas ng pataas, mahirap ng mahirap yan. Tama ba? Pag umakit ka ng bundok, may mga dala ka dyan. Ang dala mo, sino? Yung mga nanay mo, kamag-anak mo, relatives mo, jowa mo, kaibigan mo, tama ba? Ngayon, pag ikaw umakit ka na, nasa gitna ka na, gusto mong makuha yung dreams mo, yung pangarap mo, yung mga nagpapabigat sa'yo, kailangan mong ibagsak. Nakuha mo? O kunwari, yung kaibigan mo, hinaharangan ka, pinipigilan ka mag-front row, eh ikaw seryoso ka sa pangarap mo, nag-decide ka na gusto mo maging successful. Anong gagawin mo sa kaibigan mong pabigat? Di iiwanan, itatapon pababa. O ngayon, nandito ka na, nasa may malapit ka sa success mo. Makukuha mo na yung dream car mo, yung dream million mo, yung dream house mo. Kaso yung jowa mo, tinex ka. Ang sabi sa'yo, grabe. Naging successful ka lang, wala ka ng time sa akin. Anong gagawin mo? Di yung jowa, paltan! Tama! 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 Tama!
yung nanay mo, pinigilan ka. Anong gagawin mo sa nanay mo? Eh, di paltan. Joke lang. Hindi, ang ibig ko sabihin, pag nagsimula ka sa front row, madami talagang pitigil. Madami talagang, madaming hahadlang, madaming kokontra, madaming hindi magka-agree sa'yo. Pero ang sa akin lang, huwag mo iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga is kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ang mahalaga is yung pangarap mo. Kasi tandaan mo to, pag na-reach mo naman yung success, nakuha mo yung sasakyan mo, sino ba magde-drive? Ikaw o yung negative mong kaibigan? Oh! Ikaw o yung girlfriend mong negatibo rin? Oh! O, di ba ikaw din? Kaya nga dapat, wag na wag kang makikinig sa negative na tao. Kaya dapat magde-decide ka. At walang kahit sinong tao nga ang makapipigil sa'yo. Ang tawag sa mga pabigat, alam mo kung ang tawag dyan? Excess baggage. Di ba kung umakit ka ng bundok, mahirap? Yes. Minsan nadadapa ka, tama ba? Minsan natatapilok ka, hinihingal ka, tama ba? Yes. Yung iba, anong bundok inakit niyo? Masarap ba yung bundok na inakit niyo? Yes. Di ba mahirap? Tama ulit. Pahirap ng pahirap. Pataas ng pataas, pahirap yun ng pahirap. Kaya nga, para makaakyat ka, eh di gawin mo, alam mo, simple, gusto mo umangat, alam mo, tip ko sa'yo, yung mga negative na tao sa labas, yan yung apakan mo para ikaw umangat. Ang gawin mo silang motivation. Gawin mo silang, kumbaga, apakan para makuha yung pangarap mo. Nakuha nyo? Kaya dapat ngayon pala, mag-decide ka na. Tanong, nakapag-decide ka na ba? Yes! Kahit sino bumigil? Yes! Kahit sino humarang? Yes! Kahit hindi ka pagbuksan ng pinto ng nanay mo? Yes! Kahit patanungin ka sa labas? Yes! Alam mo, ito, masasabi mong payamang ka na pag ikaw pinagsasaraduhan ka na ng nanay mo. Masasabi mong malapit ka na sa pangarap mo pag ikaw wala ka ng masakyan pa uwi. Masasabi mong malapit ka na rin sa pangarap mo. Masasabi mong malapit ka na sa pangarap mo pag naranasan mo na matulog sa 7-Eleven. Kaya nga nakakatuwa eh. Yung mga, yung laging nandito, nakakatuwa yung mga yan. Kasi bakit? Lagi silang present sa mga activity. So ibig sabihin, nakikita mo sa kanila na sila, nag-design na sila na gusto nila maging successful. Yes. Madami nang humarang dyan. Hinarang na yun ng bagyo. Hinarang na yun ng magulang nila pero hindi napigilan. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo nang pumili. Nag-gets mo? O sa mga nag-work, baka sabihin mo kasi, ops, paano yun? Natrabaho ako. So ang gagawin mo, mag-decide ka lang. Ano bang gagawin mo? Yun o ito? Hindi ko naman sinabing piliin mo agad yung front row. Ang sinasabi ko lang, mag-decide ka. Kasi hindi ka naman pwede sa gitna eh. Ops, pwede bang mayaman? Pwede bang mahirap? Gitna lang? Tanga, walang ganun. Walang semi-successful. Dalawa lang yan. Successful o hindi. Mayaman o mahirap. Isipin mo, paano kaya yaman kung hindi ka makapili? Tama. Tama, ano ibig sabihin mo, Ops? Iiwan ko na yung trabaho ko? Kasi pa nagtrabaho naman ako, hindi naman ako yayaman, hindi naman ako asenso. Kasi pinapayaman ko lang yung amo ko. Ibig sabihin mo ba, mag-front row na lang ako, so magre-resign na ako. Yeah. Hindi ko sinabing ganun. Pero parang ganun na rin. Pero nasa sa'yo yan. Kaya nga sabi ko kanina eh, kailangan mo lang mag-decide. Kasi madami naman, ako kasi, ang story ko kasi nag-start ako full-time eh. So hindi ako nag-work that time, tambay lang ako. As in full-time ako nagsimula. Kaya ako, mabilis ako nakapag-decide na magiging successful ako. Pero marami kasi sa atin nag-start dito, mga nagtatrabaho. Sino yung mga nagtatrabaho? Dati. Alam nyo, believe na believe ako sa mga nagtatrabaho. Alam mo kung bakit? Bakit? Lalo na sa mga manager. Yung mga manager, ang galing nilang mag-manage ng negosyo hindi naman sa kanila. Tama. Nakakita na kayo ng manager? Yes. Di ba may McDo? Ang McDo, may tinatawag yan ng manager. Tama mali? Tama. Itong manager na to, kaya nga tinawag yan ng manager kasi magaling niya mag-manage. Tama ba? Magkano kinikita ng manager? Gumikita siya ng 15,000 buwan-buwan. Yung McDo, ito yung minamanage niya. My goodness. So magaling ba? Tama ba?
Magkano kinikita ng McDo? Kumikita siya ng 600,000 monthly. Sipin mo ah, yung manager, minamanage niya yung McDo kumikita 600,000 monthly. Pero yung manager, magkano lang kinikita? Kaya nga, believe ako sa mga yan. Tama ba? Ang galing nilang mag-manage ng negosyong hindi naman sa kanila. Tapos magugulat yung manager, makikita yung boss ng McDo, "Boss, ang ganda na naman ng kotse mo ah! Bagong-bago na naman ah!" Alam mo sasabihin ng boss ng McDo? "Oo, ang galing mo rin kasi. Kaya galingan mo pa para next month, iba na ulit kotse ko." Kamay! Tama ulit! Tama! Masakit ba? Masakit! Kaya nga ngayon pa lang, seryosohin mo na yung front row para dumating yung time na yung 1 month mo sa trabaho mo maging isang linggo mo lang dito. Kasi yung mga nagtatrabaho, saludo ako sa inyo. Kasi bakit? Ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman dapat ikaw yung gumagawa. Dapat yung amo mo. Tama ba? Kaya ngayon palang isingit mo na yung front row para pag dumating yung time na yung 1 month mo maging 1 week dito, malamang common sense, mag-decide ka na. Pipiliin mo na yung front row. Tama ba? Eh, nung time nga namin, nung na ako na-invite sa Lipa, wala namang mga sports car dito. Wala namang may cheque. Wala namang kumikita ng malaki. Sabi lang sa amin, dito, yayaman ka. Sabi ko, asan? Malay mo, ikaw. Eh, di sinubukan namin. Di ba sabi nga, paano malalaman kung hindi mo susubukan? Eh, di sinubukan. Nangyari. Isipin mo nga, nung time namin, wala pang proof na niwala kami. Ngayon, kabi-kabila na yung fruit, sinasampal na sa mukha mo, ayaw mo pang maniwala. Madami ba may kotse sa labas? Yes! Madami na bang kumita ng malaki sa front row, di ba? Yes! Ano ba ang gusto mong gawin namin para maniwala ka? Sasakasaan ka? Yes! Hanggang sa maipit ka? Para maramdaman mo na totoo talaga yung front row. Tama ba? So ang point ko, mag-decide ka. Tama ba? Kasi sabi nga eh, maliwanag pa sa sikat ng araw yung future mo sa front row. Masisilaw ka. Sabi nga sa boom, kitang-kita mo na yung resulta, pinag-iisipan mo pa. Maliwanag pa sa noon ng katabi mo. Masisilaw ka sa ganda ng future mo. Binabayong bangs eh. Tama? So mag-de-decide na. Tama ba? Kasi yung iba, ilang beses naka-attend dito, dito pala sa'yo, hindi na makaalis eh. Absolutely mo na, tagal naman sa'yo. Eh, paano tayo tag-alis dito, hindi ka nga makaalis dyan? Tingnan mo ha, paano ka mag-i-invite ngayon kung hindi ka makapag-decide? Sabi mo sa kaibigan mo, tara, front row tayo, yayaman tayo. Sabi na kaibigan mo, yayaman ba talaga? Ewan ko, sabi nila eh. Tama? Paano mo ako mako-convince kung ikaw mismo hindi ka convince? Paano mo ako mapapaniwala sa negosyong pinasok mo, ano bang sinugal mo dito? Ano bang sinacrifice mo dito? Kasi kung wala, hindi ako maniniwala. So starts with you. Nakuha? Now, nag-join tayo ng front row para saan? Ba't ka nag-join ng front row? Para sa? Dreams. Tama ba? Pero hindi lang basta dreams. Nag-join ka ng front row para sa big dreams mo. Lahat ba kayo may big dreams? Yes! Sino yung may pangarap? Patas nga kamay yung may mga pangarap. Ano yung mga pangarap nyo? Nangarap ba tayo ng house and lot? Yes! Nangarap ba tayo ng car? Yes! Ito? Nangarap tayo ng business? Yes! Nangarap tayo ng savings? Yes! Magandang future sa family? Yes! Magandang buhay ng family? Yan yung mga pangarap, tama ba? Yes. Pero kung i-define mo itong mga to, actually hindi siya pangarap. Sabi nila, mangarap ka, ito pangarap ko bahay, ito pangarap ko kotse. Pero alam mo yung iba, nakakalungkot. Pag tinatanong sila, anong pangarap mo? Ay, hindi na ako nangangarap eh. Yung mapagtapos ko lang yung anak ko, masaya na ako dun. Yung makakain lang ako 3 beses sa loob ng isang araw, okay na ako dun. Masama ika yung nangangarap o naghahangad ng mga bagay na sobra. So ibig sabihin, ang pangarap niya, yung mapagtapos yung anak. Yung mapagtapos po yung anak, ang tawag po doon, hindi po yung pangarap ha, ang tawag po doon, responsibilidad. Na bilang magulang, responsibilidad mong pakainin, bihisan, pag-aralin yung anak mo. Nag-anak eh! Tama? Sabi ng iba, "Aps, ang hirap eh. Eh bakit ka nag-anak, hindi mo pala kaya?"
Sabi ng iba, "Ups, napasarap pa eh." Na aksidente. Ano yan, natisod ka? Nung natisod ka, shoot. Tama? In short, walang mali dyan. Ang sinasabi ko lang, kung anong meron ko dyan ngayon, is responsibilidad yan sa'yo na magulang mo. Tama? Yung makakain tatlong beses sa loob na isang araw, hindi pangarap yun. Isipin mo, paano pag apat na beses ka kumain, makasalanan ka na. Paano pag lima, timonyita ka. Tama? Kaya kung i-define mo itong mga to, actually, hindi siya pangarap. Ang tawag dito, alam mo kung ano? Needs. Alam mo yung needs? Pangangailangan. So ano ba talaga yung pangarap? Ang pangarap hindi lang basta bahay. Di ba? Dapat lang may bahay ka eh. Dapat ba may bahay? Yes! Oo naman. Saka di kira pag wala kang bahay. Tama le. Alam ka sa ilalim ng tulay. Alam ka sa puno. Ano ka? Unggoy? O dapat ba may kotse? Yes. Dapat lang may kotse ka. Kasi paano ka mag-travel pag gabi na? Paano ka mag-ano? Pupunta sa ibang lugar. Wala ka nang karapatan mag-travel pag wala kang kotse. So dapat lang may kotse ka. Business! Dapat ba may business? Yes. Oo naman, kasi hindi ka naman habang buhay magtatrabaho. Hindi ka naman habang buhay empleyado. Habang buhay ka pa maglilingkod sa amo mo? Di ba hindi? Hindi naman hanggang kamatayan yan. Kaya dapat lang may business ka. Savings! Dapat lang may savings ka. Ano yun? Lagi nalang utang. Pag emergency, ano bubunutin mo? Pati ng nanay mo. Kaya dapat may savings. Magandang future, magandang buhay. So ano ba talaga yung pangarap? Ang pangarap, hindi lang basta bahay. Ang pangarap, malaking bahay. Malaman siyang bahay. Yung tipong gate pa lang, panalo na. Nakita na kayong gate? Yes! Alam niyo yung gate? Bakal! Nakita na kayo? Ano nakita niyong gate? Kawayan. Hindi ganun. Ang sinasabi kong gate, bakal. Makapal. Yung tipong papasok ka pa lang, walang magbubukas, pero kusang bubukas. Wow! Sarap ba yung ganun? Yes! Kasi pagpasok mo ng gate, siguro isang barangay bago ka makarating ng bahay. Wow! Bakit? Madami kang dadahanan. Dadaan ka ng mga fountains. Dadaan ka ng parking lot. Dadaan ka ng basketball court. Meron ka bang beach volleyball court doon? Meron ka bang man-made beach? Yung may mga patin. Tama ba? Tapos meron ka pa doon mga, ano, paradahan ng mga helicopter mo. Tapos pagdating mo doon sa may bandang bahay na, meron ulit gate. Kasi yung nadaanan mong parking lot kanina, parking lang yon ng mga bisita ko. So, siyempre, ang mga bisita ko, mga car club tsaka M club lang yan. Tama ba? So, yung mga baguhan, walang check-in. Doon kayo sa Royal pumunta. So, doon sa tabi ng bahay, meron ulit gate. Pero yung gate, nakatumba. Ang bukas niya, pataas. Papasok ng basement. Doon yung parking ko. Isipin mo, parking pa lang. Pamatay na. Tapos pagpasok mo ng bahay, yung pinto ko, mahlahiganting pinto. Dalawa. Tapos bakal din. Tapos sobrang laki. Kaliwat kanan, left and right dyan, sales force, tama ba? Pagbukas mo ng pinto, madaming yaya na sasalubong sa'yo. Masarap pa yung ganun? Pagpasok mo ng bahay, madaming sasalubong sa'yo yung yaya. Di ba minsan may dala ka pang bag? Pagpasok mo ng bahay mo, kukunin yung bag sa'yo. Kukunin yung hila mong maleta. Kung tatanggalin yung coat mo, tatanggalin yung suot mong ano necktie, tama ba? Tanggalin yung polo mo, yung pants mo, pati brief po, tatanggalin, tama ba? Ano naman yung ilan? Di ba, masarap pang madaming yaya. Yung tipong pagpasok mo ng bahay, yung isang yaya, ihahatid ka dun sa kusina. Kasi nakaready na yung lunch mo. Tapos pagpasok ng bahay, lahat modern. Yung couch mo, sobrang lambot. Yung tipong pag-upo mo, kakainin ka. Tapos sobrang lamig ng bahay mo, kailangan mo ng jacket. Para ka nasa Korea. Winter yung bahay mo. Masarap pa yung ganun bahay? Yes! Tapos pag-akit mo, syempre madaming floor yung bahay mo. Sa second floor, nandun yung kwarto. Yung kwarto mo,
double king size yung kama. Tapos yung TV mo, parang siya sinihan. Para pang nanonood ka ng bulkit ang kita. Joke lang. Tuhan, mamanyangis. Tapos alam mo yung kama mo, sobrang lambot. Alam mo yung pag humiga ka, kakainin ka rin. Tapos pagpasok mo doon sa banyo mo, meron kang walk-in closet. Tapos doon sa banyo rin, meron doon yung rain shower, meron bathtub, meron jacuzzi. Ito, matagal ko na ini-imagine to eh. Sabi ko, pag ako umaman, gusto ko talaga yung sobrang yaman, maglalagay talaga ako ng slide. Sa slide doon sa tabi ng kama ko. Tapos papuntang swimming pool. At di ba pag umaga, pag gumising ka, syempre, muta-muta pa yan, pinatinat ka pa, tama? Nakakalambot eh. Na-imagine ko, gusto ko maglagay ng slide doon sa tabi ng kama. Tapos diretso na agad swimming pool para gising na gising ka. Basta na ba yung ganun? Yun yung na-imagine ko. Sabi ko, pag sobrang yaman ko talaga, lalagyan ko yung bahay ko ng slide papunta swimming pool. Tapos syempre, pag nakabasang-basa ka na, yung tipong may mag-aabot sa'yo ng towel, tama? Tapos dadaling ka na doon sa breakfast mo beside the pool. Wow. Syempre, ang breakfast ng mayayaman, ang breakfast ng mga mayayaman, bread, bacon, tama, cornmeal, tama? Kaya yung mga breakfast ng mayayaman eh, tama le! Tapos syempre, hindi ka mag-water ka kasi morning eh. Syempre, dapat healthy living tayo. Ang inumin mo dyan, mga milk. So, merong iba't ibang klase ng milk yan. May mga fresh milk, may mga galing dun sa mall, may galing sa dodo ng cow, tama? Pero galing sa dodo ng yaya mo rin, tama? Masarap pa yung gano'n, sabi sa'yo, seryo na po yung milk ito? Masarap yung gano'n? Alam mo, sabi ko, gusto ko gano'n yung buhay. Masarap mangarap, tama? Kasi nangarap ka ng limit eh. Ngayon, ikaw, tuturuan kita mangarap. Okay lang? Ngayon, isipin mo, magpapatayin niyo tayo ng bahay mo rin. Pero yung bahay mo, ako yung gagastos. Ako yung magbabayad. Kahit saan mo gusto, kahit anong materialis ng bahay na gusto mo, akong bibili. All expense by me. Ano yung gusto mong bahay? Mansion. Ano ba gusto mong bahay? Sa akin may gate. Automatic. Sa iyo may gate din? Yes! Ano yung sura ng gate mo? Ano na? Ginto! Ginto ng gate! Gate pa lang, tinalo mo na ako. Nagmukha agad ako swatter sa'yo. Nahiya ako ha. Kapag nagpagawa ng bahay mo, hinayupa ka. Ano ba yung tura ng bahay na? Palasyo! Grabe, ano yan eh. Yan, ang palasyo, di ba yun yung may ano? May river? Separate island? Tama ba? Yung may tuloy na bumabagsak? Grabe. Ano ba yung tura ng bahay niyo? Hogwarts. Ano? Hogwarts. Ano? Hogwarts. Ano? Hogwarts. Ha? Ano yung tura ng bahay? Sa akin kasi may parking lot. Sa inyo meron din? Yes! Ako may man-made beach ako. Meron ding man-made river. May man-made river! Ako may swimming pool. Kaya may swimming pool din? Yes! Mas malaki o kasi laki lang sa akin? Yes! Ano ba meron? Ilog! Wow! Ilog! Ano ba meron sa bahay nyo? Yes! Nayate! Ano ka si Willie? O bigyan ng jacket? May SM! Tingnan mo! Ano ba? May airport! Wow! Ako, gusto ko may private plane ako pag yumaman talaga. Ano pa meron sa bahay niyo? May chopper! Ano pa? May tangke! Ano ka? Sundalo? Ano ba? Ano ba meron sa bahay niyo? Elepante! Ano yung Manila Zoo? Ano ba meron sa bahay? May chandelier. Ano, nakita niyo yung chandelier doon sa office natin sa main office? Sabi ko, gusto ko pala nagkabahay talaga. Oh, gusto ko may chandelier. Ganong kaganda. Sa kusina pala? Ano ba yung tsura ng bahay niyo?
May? May underground. Ano ba? May elevator. Social. Ayaw mapagod eh. Elevator tayo. Nakaba? Ayaw na hagdan. Ano ba? Ano ba meron sa bahay niyo? Ha? May yellow cab. Wow. Social. Ba't hindi ko mabili ang buong Pilipinas na nakakaduma? Ano ba meron sa bahay? Ha? May park! Oo naman, masarap kaya yung may park sa bahay. Alam mo yung parang pag-stress na stress ka? Tama, tapos mag... Ano ka lang, gagala ka lang sa bahay mo, nasa park ng bahay mo, mahaba? Ano ba? Ano bang gusto niyo sa bahay niyo? May headquarters ng front row. Ano pa? May malaking bar. Oo naman. Ako na-imagine ko yan eh. Sabi ko, pag umaman talaga ako, gusto ko rin ng bar. Kasi di ba ngayon, sinacrifice natin yung pag-iinom, lakwatsa. Sabi ko, gusto ko pag umaman ako, may sarili akong bar sa bahay. Yung tipong maglalasing ako, buong magdamag. Sarap ba yung ganun? Oo naman. Tapos gusto ko sa bahay ko, may lazy boy. Alam mo yung lazy boy? Yung tipong upuan na ano, parang relax na relax ka. Sa bahay namin, alam mo yung kinukwento ko ngayon, yung sinasabi ko sa banyo, pagpasok mo may walk-in closet, may rain shower, may jacuzzi. Alam mo, nangyari. Wow. Yung sa kwarto namin, sa kwarto ng bahay namin ngayon, pagpasok mo doon may walk-in closet. Tapos may rain shower din kami. Wow. Pero hindi jacuzzi, bathtub lang. Pero at least may bathtub. Di ba yung iba nga, yung lang, anong bathtub mo ha? May bathtub ka? Wala ka bathtub ba? Yung gana ka nga lang eh. Juicy na pa ha? Oh. Misal nga, sa drum ka lang ng titis, ayun ko eh. Kawali! O oh, at least may merong ano, merong bathtub. Alam mo yung sinasabi, yung kinukuya, yung nai-imagine ko na gusto kong bahay nangyari. Kaya nga, tingnan mo ha, ang sarap mangarap. Kasi bakit nangarap ka ng limited? Tama. Tama ba? Kaya yung dreams mo, alam mo, napakalaki kasi ng pangarap natin. Yung pangarap mo, yung big dreams mo, panghahawakan mo yan. At walang kahit sinong tao yung makakapipigil na makuha yung pangarap mo. Bakit yung ibang tao hindi na nangangarap? Bakit? Kasi maliit yung kita. Dahil maliit yung kita at walang pera, hindi na nangangarap. Sabi nila, ay, ba't pa ako mangangarap? Eh, wala naman akong kinikita. Parang ganito. Ngayon, pagawa tayo ng bahay mo. Sample. Pero yung bahay mo this time, ikaw yung babayad. Ano kaya itsura ng bahay mo? Magre-rent na lang. Ano itsura ng bahay mo? Tingnan mo, ha? Dahil maliit yung kita at walang pera, yung pangarap mo, pinaliliit mo para magkasya sa kinikita mo. Mali! Dapat, yung pangarap mo, panindigan mo yan at yung kita mo, yung palakihin mo, para makuha mo yung pangarap mo. Kaya hindi dapat mag-a-adjust yung pangarap mo sa kita mo. Dapat yung kita mo yung mag-a-adjust para sa pangarap mo. Tama! Kaya kalimutan mo na yung kasabihan na pag maikli yung kumot, matutukang? Ba't ka mamamaluktot kung pwede kang bumili ng bagong kumot? Kung pwede naman ng comforter? Ba't ka magtitiis sa maliit kung meron namang malaki? Ba't ka magtitiis sa sahod na 10,000 kung may 100,000? Ba't ka magtitiis sa trabaho mo kung merong milyon? Buti sana kung walang nakagawa. Akala mo lang, wala. Tama? Kaya nga kanina, pinag-decide kita. Kasi bakit? Pinag-decide kita para makuha mo yung pangarap mo. At sabi ko kanina, walang kahit anong bagay dapat yung makapipigil sa'yo. Wala. Pag sinabi mo, ay, try ko lang. Pag sinabi mo, baka sakali. Sana. Pag ano ka mag-isip, makukuha mo? Hindi. Pero pag sinabi mong, whatever it takes, kahit anong humarang, kukunin mo pangarap mo. Makukuha mo? Yes! Kaya, ngayon pa lang, panghawakan nyo yung pangarap nyo. Okay? So ngayon, pag nag-join ka ng front row, syempre, walang shortcut. Hindi tayo gaya ng ibang pyramiding companies. Hindi tayo ganun, ha? Nasasabihin sa'yo, oh, maglabas ka ng pera, 4 days may kita ka. Hindi tayo ganun.
So dito, hindi pwedeng pag-join mo, Apps, nasa na yung million ko? Apps, nasa na yung kotse ko? Apps, nasa na yung muscle car ko? Wala pong sikreto, pero may sistema. Okay? Ito po yung sistema sa sundin natin. Number one, ito po yung GLLA. Ano yung GLLA? Ano yung sabihin yan? Good Learning and Listening Attitude. So, ibig sabihin, ang unang-unang titignan sa'yo sa ganitong klaseng negosyo is yung attitude. Anong attitude? Yung attitude mo sa pakikinig. Ang attitude po, attitude. Ang attitude is 85%. Skills, 15%. Ilan yung alam yung attitude? 85. Yung skills? 15. Kumbaga ito, ito yung major mo, ito yung minor mo. Para sa school, di ba sa school, kunwari may item na 85% tsaka 15%, pag ito, natapos mo to, na-perfect mo to, kahit ito, hindi mo tapusin, pasado ka pa rin. Tama ba? Sa school, kung ikaw may ganun ka, ano sasagutan mo? Malamang itong 85%. Tama ba? Para at least, okay pa rin. So, ibig sabihin, ito yung unang titignan. Yung attitude mo sa pakikinig. Kasi marami sa atin dito, ako mismo, kung tatanungin ako, Apps, anong gusto mo? Yung downline ba na magaling, pero pangit yung ugali? O yung downline na medyo slow, syunga-syunga, hindi maka-pick up, pero okay yung ugali? Kung ako mismo ang apply, ang pipiliin ko, yung downline na kahit slow, pero okay yung ugali. Kasi bakit? Matututo pa rin. Dahil maganda yung ugali, taba? Pero kung ito yung pipiliin mo, feeling magaling, akala magaling, wala namang resulta. Hindi maturuan. Tama ba? So ako mismo, mas pipiliin ko to, yung may okay yung attitude. Kasi darating yung time, matututo rin siya at gagaling din siya. Makikita nyo yan dito eh. Attitude. Yung attitude mo, ito yung magli-lead sa action mo. Your attitude will lead you to your action. And action always produces results. Attitude, action, result. Kung ano yung attitude, yun yung action. Kung ano yung action, yun yung resulta. Nagets? So, pag good attitude, good action. Pag good action, good result. Pag bad attitude, pag bad action, so, ibig sabihin, kung ano yung ugali, yun yung resulta. Kasi marami sa atin dito, problema pa rin yung attitude. Hirap na hirap pa rin makinig. Kasi bakit? Yung apply nila bata, yung apply nila hindi nakagraduate, yung apply nila walang diploma, kaya ayaw mo makinig. Yung iba kasi dito, may tinapos, may authority, may position, kaya ayaw mo makinig. Yung iba kasi, member na! Acne pa. Alam mo yung acne? Tignan mo yung katabi mo, yan yun. Alam mo yung acne? Alam ko na yan. Papadalin mo ng training. Tara, ano naman tayo ng training? Apps! Alam ko na yan eh. Adalin naman tayo ng GA! Apps! Alam ko na yan eh. Adalin naman tayo ng NDR ng Smellbig. Anong topic? Road to Success! Apps! Alam ko na yan eh. Paulit-ulit na nga, wala na bang bago? Paano mo nasabing alam mo na? May resulta ka na? Wala! So hindi mo pa alam. Anong problema? Ugali. Minsan, akala mo alam, pero hindi mo pa talaga alam, narinig mo lang. Nakuha? Kaya ngayon pa lang, starting from now, dapat matuto ka ng makinig. Kasi gusto mo yumaman, tama mali? Gusto mo masenso? Gusto kumita ng milyon? Sino gusto yumaman? Sino gusto mong umasenso? Sino gusto maging successful? Ang magpapayaman sa'yo dito, hindi pera. Magpapayaman sa'yo dito, knowledge. Kasi marami sa atin dito, gusto ng pera, pero ayaw ng kaalaman. Pero hindi nila alam, yung kaalaman, yun yung magpuproduce sa'yo ng pera. Yung knowledge. Diba, tingnan nyo to ah. Meron kayong kilala na yung tao na pamanahan lang ng yaman. Namana lang. Pero dahil walang alam sa negosyo, yung pera, naubos rin. May kilala kayong ganon? Bakit?
Kasi na-mismanage. Walang alam. Kaya nga sa negosyong to, ang unang-unang kailangan na meron ka is yung knowledge. Na dapat, kung gusto mo kumita ng malaki, dapat meron kang edge. Meron kang lamang. Hindi to yung dulo ah. Lamang. Edge. So para ka, paano ka magkakaroon ng edge? Dapat meron kang know. Sabi nga, lamang ang may alam. Pag may know ka na, doon ka na naglalearn. And once you learn, you earn. Learning comes first before earning. So, ibig sabihin, sa front row, matututo ka muna bago ka kumita. Nag-gets nyo? Di ba sa school, kailangan mo muna pag-aralan bago ka kumita. Nakuha nyo? Di ba sa school, ilang taon mo pag-aaralan? 4 na taon sa college bago ka magkaroon ng magandang trabaho. Isipin mo ha, sa school, 4 years mong pinag-aralan. Hindi ka nainip. Tama. Sa front row nga, 4 days ka pa lang gusto mo na kumita. Ang maganda lang sa front row, dito, habang inaaral mo, pwede ka nang kumita. Sa school ba, habang nag-aaral ka, kumikita ka? Yes! Di ba hindi? Kailangan mo muna tapusin yung school bago ka kumita ng pera. Dito, habang inaaral mo siya, may chance ka nang kumita ng pera. Ang maganda pa sa front row, meron teamwork. Si upline, tutulungan ka. Tuturuan ka para ikaw kumita. Kaso ikaw, makikinig na lang, ayaw mo pa. Makikinig na lang, hirap ka pa. Sabi mo sa katabi mo, tama eh. Nag-gets nyo? Yes! Diba? Kaya in short, kailangan mo munang pag-aralan bago ka kumita ng pera. Kaso ikaw, gusto mong kumita nang wala kang alam. Wala ka nang alam, wala ka pang ginagawa. Bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga. Tama! Kaya kailangan nating ayusin. Ito yung tanong ko. Paano kaya yaman kung simpleng pakikinig, hindi mo magawa? Paano kaya yaman kung simpleng pakikinig, hindi mo magawa? Kaya kailangan nating ayusin. Kasi nararamdaman ko, marami sa atin dito pa lang, supply ka na. Ulitin ko, marami sa atin dito ngayong gabi, nararamdaman ko, dito pa lang, supply ka na. Kaya ngayon, sabay-sabay po natin pulutin yung mga nadurog nating puso at buuin ulit. Sabi mo, okay lang yan. Makakabawi ka rin. Makakabawi ka rin. Ayusin mo na kasi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Para iba yung amoy dito sa harap. Tinamaan? Wala? Wala namang umamin eh. Pero alam mo, okay lang yan. Kasi madami na kayo start ng front row, pasaway. Ako actually, ako nung start din ako ng front row, pasaway din ako. Pag sinabi ng upline ko, kanan, kumakaliwa ako. Pag sinabing kaliwa, kumakanan ako. Tama, pag sinabing meeting, kailangan pa pipilitin. Eh, ikaw nga, ganun ka rin eh. Gusto mo yung mama, ikaw pa pinipilit? Wow! Wow! Di ba? Kaya nung time na yun, sabi ko, kailangan ko ng pag-aralan. Kasi bakit? Dito, alam mo, sabi ko nga, dati tinapos ko na yung school. Kasi ako talaga, hirap talaga akong makinig. Sabi ko, ayoko na mag-school kasi suyang-suya na akong makinig. Tapos, pagpasok ko ng front row, ito na naman. Makikinig na naman. Hindi pa ba tapos yan? Lecture na naman ba? Pero alam mo, na-realize ko,
Dito sa front row, hindi ka naman tinuturuan ng lecture dito eh. Hindi ka naman sinisermonan dito eh. Ang tinuturo dito, pag-asenso. Pag-yaman. Tinuro ba sa school yan? Yes! Anong tinuro sa school? Paano maghugas ng plato? Paano mag-BP? Paano mag-compute? Ang tinuro sa school, paano magtrabaho at paglingkuran yung ibang tao? Yan yung tinuro, pero never pinag-usapan yung success, yung pagyaman. So, bagong subject po ito. Bago. Bago. Bago ka? Bago ba? Bago, kaya pakinggan mo. Alam mo na, hindi mo pa alam bakit wala ka pang resulta eh. Kaya ang gagawin, makikinig, at makikinig. Kasi gusto mo yumaman. Tama? Alam nyo, okay lang kung pasaway ka. Pero dapat ngayon pa lang magseryoso ka na. Kasi bakit kapatid, anong petsa na? 2070 na. Malapit na mag-2018 kapatid. Kailan ka pa magseseryoso? Next year? Pag yung katabi mo may kotse na. Tingnan mo nga, katabi mo magkakaroon pa niyang kotse? Yes! Mukha ba magiging... Tingnan mo nga, katabi mo magiging successful ba yan? Yes! Alam nyo, okay lang yan. Kasi ako dati, sabi ko nga sa inyo, pasaway din ako. Kasi ako sa school, nasanay ako pasaway din. Ako yung studyanteng papasok ng school, na tipong pagpasok, ako yung late papasok, unang umuwi. Ako yung estudyanteng tipong pag nagno-notes yung teacher, ako yung nasa likod. Ako yung nagte-text, ako yung nakikipagkwentuhan, ako yung lumalandi. Tapos, hindi talaga ako nakikinig kasi hindi ko naman feel na yayaman ako sa school. Pero nung nag-start ako ng front row, ganun din, nag-start din ng pasaway. Pero sabi ko, kailangan ko nang magseryoso. Kasi kung hindi pa ako magseryoso, kailan pa? Umuulan na ng car club, umuulan ng M club, umuulan ng checking malalaki. Kailan ka pa magsiseryoso? Tama? Kaya that time, sabi ko, kailangan ko nang seryosohin. Isipin mo nga sa school nga, karir na karir ako. Sa school ha, karir na karir ako. Eh why not hindi mo dito karirin? Why not dito mo karirin? Sa school nga, notes ka ng notes. Sulat ka ng sulat, kinig ka ng kinig. Yumamang ka? Yes. Oh, notes pa more. Sa school nga, hindi ka yumamang kinarir mo. Ba't yung front row hindi mo karirin? Tama. Kasi dito yayaman ka, aasenso ka pag kinarir mo. Tama. O yan ang trabaho mo, karir na karir ka, tama ba? O pag sinabi ng boss mo, pag may pinagawa ang boss mo, sabihin mo, yes boss. O karir na karir ka sa trabaho mo. Yumamang ka? Yes. Dito mo karirin. Diba? Hindi natin pag-uusapan dito yung school mo. Hindi natin pag-uusapan yung grades mo dito. Ang pag-uusapan natin dito, yung cheque mo. Bakit negosyo to eh? Para tsumeke ka, makinig ka. Makinig na? Yes! Kaya huwag kayong magagalit sa apply nyo pag pinipili kayo umatid ng training, pag umahatid kayo, pag pinipili kayo umatid ng GA, kasi gusto lang namin kayong tulungan. Gusto lang namin kayong turuan. Kung ayaw mo, eh di wag. Kasi pag hindi ka naman naging successful, di ako affected. May million na ako bago ka pa sumali. Feeling mo, pag nawala ka, mawawala yung million ko? Asa ka. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo nang makinig. Klaro? Yes! Diba? Sinatanong ko nga yung mga members, isa dumagete nga, tanong ko, sino yung gusto mag-million? Sino sa inyo, sino yung gusto kumita ng million? Sino yung gusto sunod na maglabas ng kotse? Sino yung sunod na gusto magkaroon ng muscle car? Lahat kayo gusto nyo? Yes! Sabi nga, kung sino yung sunod na mag-million, sunod na magkakotse, sunod na magkakaroon ng muscle car, is yung taong sumusunod. Paano ka magiging kasunod kung hindi ka sumusunod? Pag sinabi na apply, tara, kaliwa, ikaw, kanan ka. Pag sinabi kanan, ikaw, kaliwa ka. Ano ba talaga? Tama ba? Pag sinabi GA, kailangan pa pipilitin. GA naman tayo, please, para yumaman ka na. Eh, apps, ayoko eh, busy ako eh. Tapos tatanungin mo kami, apps, ba't wala akong check eh? Tanga ka!
Kaya please, ha? Ngayon pa lang, kailangan na natin makinig. Ngayon pa lang, kailangan na natin sumunod. Kasi lahat naman na sinishare namin sa inyo, para sa iyo din. Ako, nagtumayo lang ako sa harap nyo para at least ma-share ko yung experience ko. Kaya sana ngayon pa lang, ayusin mo na. Parang awa mo na. Okay? Yes! So GLLA, kumbaga hindi ka na dapat pinipilit. Ikaw na dapat yung usang nagpapa-meeting sa upline mo. Apps! Eh, mas gusto namin yung mga ganyang member eh. Yung tipong apps, tara, meeting naman tayo. Ang tagal na natin hindi nagme-meeting eh. Sabi ng upline mo, kailan pa tayo nas nag-meeting? Apps, kagabi lang. Iba ngayon, gusto ko ulit matuto. Ang tawag doon, GLLA. Eh yung iba sa inyo, tara, meeting tayo! Para umamang ka! Apps, busy ako. Tsaka kaka-meeting ko lang. Kailan ka ba nag-meeting? Last 2 months pa. Wow! Nag-gets mo? Yes! Kaya ngayon pa lang, aayusin na natin. Klaro mo ba? Yes! Hindi lang ngayon, ha? Dapat sa mga susunod pang araw. Klaro? Yes! O, yan yung una. GLLA. Na-observe nyo? Yes! Parang yung katabi mo, hindi na makagalaw. Parang tinatama ka ba? Okay lang yan. Para sa'yo talaga yan. GLLA. Next! So malalaman mo na natuto ka pag nagkakaroon ng resulta. Tama ba? So next, ito na yung learn. Ano yung next? Learn. Pero sa simula, syempre, hindi muna natin pag-uusapan kung paano kumita. Ang pag-uusapan natin sa simula, okay lang hindi ka kumita, at least natututo. Tama. Okay po ba? Yes! O, sa mga rejection, madami kang matututunan dyan. Sa mga in dyan, madami rin dyan. Apps, anong matututunan sa rejection? Eh, na-reject nga. Ang matututunan mo dyan, ano ba yung mga kulang o sobra mong sinabi? Para next time, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Tama ba? O apps, nagawa ko na. Alam ko na yung kulang at sobra. Pero nare-reject pa rin ako. May natututunan pa ba dun? Meron pa rin. Tinuturuan kang maging matibay. Paano ka titibay kung wala kang pinagdadaan ng rejection? Tama li? Tama. Yung mga sasali, tuturuan ka niya ng lesson. Ano ba yung tama mong ginawa? Yung mga hindi sumali, tuturuan ka din niya ng lesson. Tinuturuan ka niya maging matibay. Kumbaga ngayon pa lang, isipin mo, tanggapin mo na normal yung rejection. Kasi nag-aalok eh. Tama li? May kukuha, may hindi. May sasali, may hindi. Pero kailangan mag-alok ka lang na mag-alok. Lagi ka mare-reject. Kahit naman hindi ka mag-front row, mare-reject eh. Tumara ka ng jeep dyan sa labas, mare-reject ka? Yes. Di ba pag hindi ka tinigilan, anong gagawin mo? Papara lang ulit. Paano pag hindi ka tinigilan? Kunwari, mamaya, pauwi ka ng mataas na kahoy, tumara ka ng jeep. Tapos yung jeep hindi tumigil. Anong gagawin mo? Iiyak ka sa kalsada. Okay. Sabi mo, hindi ako tinigilan. Hindi niya maalap na mataas na kahoy ako. Gaganong ka? Ano ka, tanga? Ano na gagawin mo? Papara lang ulit! Tanga mali! Oh, pre-taste! Sa mall! Pag ano, thank you pag may kumuha. Pag wala, pag hindi, thank you din. Tanga ba? Pero at the end of the day, alok siya ng alok, naubos ba yung free taste na inaalok niya? Yes! Naubos. Di ba? Hindi naman pwede pag kumuha, thank you. Pag hindi kumuha, pre-taste na nga lang, di ka pa kukuha? Gagano'n mo ba? Di ba hindi? Aalokan mo pa rin. Ganun din sa negosyo natin. Normal talaga yung rejection. Madami kayong may experience. Sabi nga eh, experience is the best teacher. Di ba? Kailangan lang madami kang experience. Madami na ba kayong experience? Yes! Madami na? Yes! Ano experience mo? Madami kayong may experience. Mahalin nyo lang yung process. Mahalin nyo lang yung experience. Kasi alam mo, may experience nyo yan. Ako nga dati, na-experience ko, dati hindi ako makapag-invite. Tapos dumating yung time, inaral ko siya, ginawa ko siya araw-araw, hanggang sa natutunan ko mag-invite. Dati nga na nagsimula ka, di ba hindi mo alam kung sino yung i-invitein mo? Pero at least ngayon, alam mo na kung sino. Kaso nga lang, hindi mo pa mapapunta sa office. So gagawin mo, aaralin mo lang ulit. Gagawin mo lang ulit. So, kakausap ka lang ng tao. Yung kinakausap mo, eventually, mapapunta mo na yung office eh. Tama? Kaso yun nga, may invite ka. Kaso napapapunta mo. Kaso nga lang, hindi sumasali.
So, aaralin mo naman, ano yung tamang follow-up? Ano yung tamang closing? Ano yung tamang ma'am? So, na, pag napasali mo, hindi naman nag-a-active. So, by level, natututunan mo siya. So, kailangan pa rin talaga ng experience. Kasi diyan ka gagaling. Di ba sa mga games? Sa mga, kunwari, Dota. Di ba sa Dota, kailangan mo lumaban ng mga monster para mag-level up ka? So, ganun din dito. Kailangan mo kumausap ng tao para at least mag-level up ka. Para mabilis kang matuto, kailangan mabilis kang tumrabaho. Damihan mo yung kausap mo, damihan mo yung invites mo para at least mayroon kang madaming experience na matutunan dyan. May experience nyo yan. Ako din naman dati, na-experience ko yun dyan. Na-experience nyo na may nang yun dyan sa inyo? Na-experience nyo na yung tinawanan ka ng kaibigan mo? Yes! Nilait ka ng kaibigan mo? Yes! Naranasan nyo na yung tipong pupunta ka dun sa place na tagpuan nyo ng mga kaibigan nyo tapos pagdating mo nawala silang lahat kasi akala nila alokin mo sila ng networking. Na-experience nyo na yun? Na-experience mo yung tipong parang lagi ka may putok? Kasi bakit? Every time na dumarating ka, lahat ng tao umaalis. Kasi takot silang invitein mo sila na networking. Tama ba? O na-experience nyo na yung ano? Na-experience nyo na yung ako dati na-experience ko yung ano? Ano nga yun? Dumating yung time na ayoko na mag-invite. Alam mo bakit? Every time na may ma-invite ako, sabihin sa akin, sir, hindi na pala ako makapunta kasi namatay yung ganito ko. Sir, hindi na ako makapunta kasi na-accidente yung ganito ko. Sir, hindi na ako makapunta, nabali yung ganito ko. Sir, hindi na ako makapunta, yung lolo ko namatay. Kaya dumating yung time, ayoko na mag-invite. Alam mo kung bakit? Kasi every time na mag-i-invite ako, lagi nilang may namamatay, kaya may na-accidente. Tama le! Na-experience na yan? Na-experience ko na lang yung tipong sabi sa'yo, sasali tapos hindi na nagparamdam. Yes! Isa sabi sa'yo, oh, mag-join ako bukas! Tapos nung chinat mo sa Facebook, naka-block ka na. Na-experience na yan? Yes! Na-experience na rin yun. Na-experience na rin yung tipong sumali na! Nagbigay na ng pera, tapos pinawi pa. Naranasan nyo na yan? Oh, lahat yan talaga. Invite, nagka-cancel. Pay-in, nagka-cancel. Meron nga, member na nang i-injan pa. Tama! Tama, le! Sabihin sa'yo, tara, atin tayo yung NDO. O, punta ako. O, asan ka na? Abs, di ako makapunta. Umuulan, nadami ako. So, normal. Normal yan. May experience yan. Pero sabi nga, ito ah, tip. Gusto nyo ng tip? Gusto nyo mabilis matuto? Kailangan, huwag ka lang babase sa experience mo. Mag-base ka rin sa experience ng upline mo. Kasi kung ikaw na-reject yung upline mo, mas madami rejection yan. Kung ikaw na-injan yung upline mo, mas madami injan yan. Kung na-walk out, may nag-walk out na sa'yo, yung upline mo, ilang beses na yung na-walk out. Tama ba? Kaya nga dapat, pag may mga meeting, may mga training, dapat nakikinig ka. Para at least, pag dumating sa'yo yung problema, alam mo na kung ano yung gagawin. Kumbaga, ahead ka na dapat. Gets mo? Diba yung sinasabi ko, matalino ka kung natututo ka sa pagkakamali mo. Pero mas matalino ka kung kaya mong matuto sa pagkakamali ng ibang tao. Kaya dapat, lagi kayo nakikinig sa mga meeting. Atin na ba kayo ng meeting? Yes! Atin ba kayo ng training? Yes! Lagi? Yes! Dapat lagi kayo nakikinig para at least ahead ka na. Bago pa lang dumating sa iyo yung problema, alam mo na agad yung solution. Nakuha? So yan yung learn. So next, dito tayo sa teach. Teach. So, hindi pwedeng pa nag-join ka ng front row. Or pag may mga member ka na, hindi kunwari, nakapag-invite ka, sumali, hindi pwedeng pay-in lang. Kailangan, ito yung nakakalimutan ng karamihan eh. Nakakalimutan nilang magturo. Kailangan magturo ka sa mga downlines mo. Eh, paano yun, Aps? Hindi pa ako magaling magturo. Bago lang ako. Hindi pa ako marunong mag-NDO. Hindi pa ako marunong mag-basic training. Hindi pa ako marunong mag-road to success. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo, sasamahan mo lang siyang umaten ng training. Pakita mo sa kanya na ginagawa mo. Diba sabi nga, the best way to teach them is to show them. Pakita mo. Ikaw mismo nag-i-invite ka. Pag sinabihan mo yung member mo, invite ka! Dapat ikaw mismo may invite ka rin. Pag sinabi mong training, dapat ikaw nag-training ka rin. Pag sinabing NDO, dapat ikaw nag-NDO ka rin. Hindi sinabi mo, downline! Attend tayo NDO! Apps, saan ka? Dito muna ako, naka-attend na ako yan eh. Nag-gets mo? So pag ganun ka, bad example.
dapat pakita mo sa kanya paano ginagawa yung negosyo. Pakita mo yung tama. Nagets mo? So, kunwari, gusto mo turuan yung downline mo paano matutunan yung road to success. Pakita mo sa kanya mismo, umaatin ka, nakikinig ka, tinatabihan mo siya. Gets mo? Ang gagawin mo lang, isasama mo lang siya sa training. Ano gagawin? Isasama mo lang. Total, ngayon naman, every Sunday, meron tayong mga NDO. So, ang gagawin mo, isasama mo lang yung members mo, tatabihan mo, uupo kayong dalawa, at sabay kayong makikinig. Klaro mo ba? Ganun lang mag-teach. Ganun lang kasimple magturo. Kaso, ang nagiging problema ng iba, ang gagawin, ilalagay yung member sa harap, pauupuin, kasabihin, oh, makinig ka dyan ha, para sa iyo yan. Ah, saan ka punta? Dito muna ako sa labas, magmemerenda muna ako. Dapat, tabihan mo yung member mo. Pakita mo sa kanya yung tama at dapat gawin. Hindi yung ikaw pa yung bad example. Nakuha? O, tingnan nyo to. Anong karakteristik ng downline yung gusto nyo? Bigay kayo sa akin ng karakteristik ng downline. Gusto mo, yes, ups, attitude. Ano pa? My load. Agila. Ano pa daw na yung gusto mo? Agila. Ano pa? Mabango. Huwag mo patamahan yung katabi mo. Ano pa? Di acne. Oo. Ano malaki? Malaki pangarap. Oh, malaki pangarap. May dreams. Ano pa daw na yung gusto mo? DR machine. Ano pa? Committed. May commitment. Honest. Oo naman. Dapat yung downline, honest. Tama. Kasi may mga ganyan downline eh. Tama? Sabihin sa, may invite ako bukas, 10. Tapos pagdating mo, pagdating nila kinabukas, asa kayo invite mo 10? Apps, joke lang pala. Talo. Ano pa? May GLLA. O, ano pa? May respeto. Siyempre naman. Dapat may respeto. Ano? Committed. Meron na tayo committed? Consistent. Oo naman. Dapat consistent. Ano pa? Walang boyfriend. Meron na. May single. Single. Maganda. Paano yung katabi mo? Eh, hindi na pwede yan. Bogi. Step up. Magaling mag-invite. Nag-update. Naka-power dress. Nag-toot brush. Oo naman. Yung pag-toot brush po, ginagawa po yan araw-araw. Naliligo! Oo! Maligat! Ma? Maligat! Kala ko malibog. Oh. Ano bang dami ang gusto nyo? Masipag! May kusa. Ako gusto ko dami yung nagsasacrifice. Gusto nyo yung ganun? Yes! Gusto nyo yung nagsasacrifice din? Yes! Oo, gusto ko nagsasacrifice. Matyaga! Matyaga. Naka-globe. Oo naman. May power bank. May power bank. May sarili charger. Power bank. May sarili charger. Huwag mo patamahan yung katabi mo. Baka mahalata ka, bro. May kamaro daw. May? May kamaro. Kasi ikaw nakatricycle ka. Hindi mo ah. Nakakamaro. O ano pa? Meron na, nag-update. Meron ba nag-update? Wala pa. Wala pa, nag-update. May clear book. May clear book. Meron na, sir. May ball pen. Oo naman. May dream boy. May dream boy. Ano pa? Ano? Presentation.
Sino nagsabing virgin na naman? Alam nyo, ang babastos nyo. Paano pag hindi na... Alam nyo, konti na lang kaming virgin sa mundo. Kaya, bihira ka makakaharap na gaya namin. Okay? Kaya, paano pag hindi na virgin, bawal na. Hindi ako lang yung pwede doon. Tama? O, ano pa? Ha? Ano? May laman ang bibo. May laman ang bibo. Meron kasi mga taong member, no? May dalang ano? Punta office. Pagtingin mo. Sa clear book. O, patay nga, clear book mo. Walang laman eh. Clear pala. Ano ba? Ano ba gusto nyo yung downline? Tumupunta ng office. Siyempre naman. Pumupunta ng office. Ano? Active. Oo, dapat. Ano? Umaattend. Umaattend ng training. First in, last out. Mabuti. Eh, paano si Peter? Paano lang si Peter lumabuti lang? Paano daw si Kurt? Paano si Kurt? Hindi nakita, tama? Ano ba? Drop everything. Drop everything, oo naman. Ano ba gusto niya? Ano pa? Hindi emo. Hindi emo. Self-motivated. Nag-i-invite ko naman. May initiative. May initiative. Dapat talaga nag-i-invite. Para ka naman taka pag hindi ka nag-invite. Diyan ka nga networking eh. May invite. May? Ano pa? Alam. Humble? Humble. Oh. Ano pa? Ano? May tiwala sa sarili. Ano pa? Mataba. Magaling. Mataba ang utak. Oh. Ano ba? God-fearing. Ano spelling nun? Baka Diyos na lang. Ano ba? Positive thinker. Maitim yung batok. Ano? Ano pa? Pogi! Ano? Pogi? Ano daw? Pogi. Meron na itong pogi. Paano sa Emma, di nila kasali pag kinusap ang pogi? Ano ba? Ha? Positive thinker, ano pa? Ano ba gusto nyo? Lovable. Mapagmahal, oo naman. Lovable. Unstoppable, hindi na pipigilan. Immortals. Invictus. Evolution. Ano pa? Domination. Ano pa? Three heads platinum. Oo naman. Baka ikaw kasi, dalawang taong ka na, naka-bronze ka pa, isang account pa rin. Trials Platinum, ano pa? 50 ba zero? Ano pa? Pusong bato. Pusong bato. Meron nang hindi mo, pusong bato. Ano pa? Oh, lovable na yun. Oh, ano pa? Ano? Parang pinapatama mo si Eman. Ano ba? Ano ba? Ano ba gusto mo daw rin? Mukhang bato. I-acne. Yes, Payaman. Oo naman. Alam ka naman yung downline mo. Pa-uwi. Payaman. Disiplinado. Disiplinado.
Disiplinado. Wala nga pa sa mga member, no? Saan sa ulo? Ano pa? Tinatapos yung training! Huwag mo ba tamahan yung katabi mo? Kanina pa gusto niya umuwi. Tinatapos yung training. Ano ba? Ano? Hindi nagse-cellphone pag may training. Hindi nagse-cellphone pag may training. Oh, ano yung acne yun? Tama. O, ano pa? Ha? Malaman? Ano? Bastos. Ano? Ano? Di manyak. O, siyempre. Sino bang gusto member manyak? Alam nyo, no, sa mga babae, normally talaga mga lalaki manyaks na. Pero bihira na, bilang na lang sa daliri talaga yung mga gaya namin ni lalaki na faithful, loyal. Bihira na. Kaya yun nga, sabi, mahirap na hanapin yung gaya namin na hindi manyakis. Kaya iwas-iwas kayo doon sa mga, yan, lalo sa katabi mo, tingin ka sa likit mo. Yan! Yan lang yung mga katabi. Alam nyo, yung mga... sa mga lalaki kasi, meron kasi mga ganyan eh. Pumunta lang office para lang mang ganyan eh. Tama ba? Alam mo, tip ko sa'yo, huwag ka lang pumunta lang office. I-kiss-kiss mo na lang yun sa cemento. Tama, ano pa? Wala nang tagihawat. Ano? Walang tagihawat. Paano yung madaming people? Gawawa naman. Hindi kaya nga tayo relax weight eh. Kailangan para at least mawala yung pimple. Kaya nga, sa mga madaming pimple, matuto kayo maghilamos, ha? Ano pa? Hindi mabaho ang paa! Alam mo, hindi pa ayun na aamoy mo. Alam mo ano, bunga nga na yun. Kala mo lang paa, aamoy pa lang yung bunga nga niya kaya ganyan. Pero satisfied na kayo dito? May isang salita. May pahabol pa sila. One word. May salita. May isang salita. Oh. Ano pa? May pahabol pa ba? Walang games sa cellphone. Oo naman. Walang games. Focus. Di pa bebe. Oo. Di pa bebe. Leader. Macho. Drop everything. Meron na drop everything. Ano pa? Meron na rin. Humble. Meron na humble. Ano? Ha? Pulgas ang pulgas. Sino nagsabi walang pulgas? Ano ba? Malinis sa katawan. Proper hygiene. Tama ba? Oh. Ano pa? Di nakachinelas. Oo oh, naman. Ano ba? Okay na yan? Satisfied na? Okay na kayo? So in short, ang gusto mong downline, may yes up sa attitude, tama? Yes! Gusto mong downline, may load. Gusto mong downline, agila. Gusto mong downline, mabango, the acne, dreams. Pero itong mga to, bago mo ito hanapin sa downline mo, hanapan mo muna yung sarili mo. Kasi bakit mo hagahanapan yung downline mo ng mga bagay na wala ka? Tama? Downline mo, gusto mo yes ups. Ikaw hindi ka yes ups. Downline mo, gusto mo may load. Ikaw wala kang load. Downline mo, gusto mo agila. Ikaw sisiw ka. Basa pa kaya hindi makalipad.
Gusto mo, download mo, mabango ikaw, yung amoy mo tumatambay. Nakaalis ka na, yung amoy mo nakatigil pa dyan. Alam mo yung nakauwi ka na sa banyo, yung amoy mo nandito pa rin. Ayaw mo magpamiss ah. Gusto mo, download mo, di acne ikaw, acne ka. Download mo, gusto mo yung pangarap, ikaw ang liit ng pangarap mo. Download mo, gusto mo, DR machine, ikaw wala kang DR. Download mo, gusto mo, committed, patay kung patay, ikaw umulan lang, ayaw mo na. Download mo, gusto mo, honest, ikaw hindi ka honest. Sinungaling ka. Pare-pareho kayo ng mga lalaking manluloko. Galit na ganito ko sa mga lalaking manluloko. Umaya kayo sa akin, hindi naluloko. GLLA, ikaw wala kang GLLA. Hindi ka marunong makinig. Respeto, wala kang respeto. Download mo, gusto mo consistent. Ikaw patay sindi ka. Patayin ka namin. Lovable, gusto mo mapagmahal yung download mo. O gusto mo unstoppable, hindi napipigilan. Ikaw pigil na pigil lagi. Immortals, Invictus. Download mo, gusto mo may clear book. Ikaw wala kang laging dala. Gusto mo single? Ikaw ang dami mong jowa. Dami mong baby. Wala ka naman pera, nadadamay ka pang hayop ka. Gusto mo maganda? Dami mo gusto mo maganda? Dami sabi yun ah. Hindi, alam mo, walang pangit sa mundo. Sabi nga ni God, lahat ng itsura niyan, okay yan. Pero siguro yung itsura ng katabi mo, wala pa lang sa uso. Gusto mo, pogi. Gusto mo, nag-step up yung downline mo. Ikaw, 3 months ka na, hindi ka pa nagpe-present. Downline mo, gusto mo, naka-power dress, ikaw naka-sando. Lago pa ng kilikin, buhok mo sa kilikin. Download mo, gusto mo nagtutoothbrush eh, sa'yo toothpick lang gamit mo. Naliligo, gusto mo maliga, gusto mo masipag, ikaw ang tamad-tamad mo. Gusto mo nagsasacrifice. Ikaw, wala kang masinasacrifice. Gusto mo kumabig nang wala kang taya. Imposible yun. Tama ba? In order for you to have something, you need to sacrifice something. Kung gusto mo makakuha ng isang bagay o isang pangarap, kailangan mag-sacrifice ka. Eh ano bang sinacrifice mo? Ano bang binitawan mo? Eh kung wala, hindi mo sa-sacrifice yung downline mo. Gusto mo downline mo matyaga, naka-globe. Eh ikaw nga, ni isang sim, wala ka. Power bank, gusto mo may invite. Gusto mo may tiwala. Ano to? Mataba. Ikaw isang ihip na lang, matutumba ka. Gusto mo maka-Diyos. Gusto mo naka 3 heads platinum, ikaw naka bronze ka lang. May sariling charger. Gusto mo naka Camaro, ikaw tricycle, hayop ka. Gusto mo nag-update, may ball pen, may dream board. Pumupunta ng office, ikaw kailangan papipilitin. Gusto mo active. Ikaw, gusto mo first in, last out downline mo. Ikaw kabaliktaran, last in, first out. Tama talaga. Gusto mo maputi. Ito, kutis ka magong ka. Drop everything. Gusto mo, hindi emo. Ikaw, iyakin ka. Walang negosyanteng iyakin. Walang negosyanteng madamdamin. Drop everything. Eh, ikaw nga, pag may meeting, may training, nagpe-present ka pa sa labas dyan. Diba dapat, pag may meeting, may training, drop everything? O, downline mo, gusto mo, self-motivated. Gusto mo humble, ikaw hambog ka. Positive thinker. Gusto mo dip-dip at malaki, ano? Kita zero pala. Dip, pusong ba to? Gusto mo payaman, ikaw pauwi ka. Gusto mo disiplinado. Gusto mo tinatapos yung training. Eh ikaw nga, kaka-opening pa lang, umuwi ka na. O gusto mo demanyak. Gusto mo, di mabaho ang paa. Eh, yung itsura mo mukhang paa.
Isang salita. Walang game sa phone. Gusto mo focus. Ikaw, di-focus ka. Di pa bebe. O gusto mo leader. Gusto mo may proper hygiene. Di niya ka chinelas. Diba? So, ibig sabihin, ang point ko, bago mo to hanap, bago mo hanapin ito sa downline mo, dapat ikaw mismo meron ka. Dapat itong mga to nakikita muna sa'yo. Kumbaga, mag-lead ka muna by example. Diba sabi nga, the best way to teach them is to show them. Kailangan pakita mo muna sa kanila na ikaw mismo ganito ka bago mo hanapin sa kanila. Leadership by example. You should lead by example. Nakuha? Yes. So dapat, itong mga to, make sure, ngayon, isa-isahin mo na dapat na nagkakamero ka. Klaro? Yes. Para pag nagka-members ka, ganito rin yung mangyari sa kanila. Nakuha po ba? Yes. So now, pag nakakapag-teach ka na, ito na yung next. Ito na yung duplicate. So, yung duplicate, simple lang to. Kailangan lang yung member mo na dinuduplicate, dapat lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang katabi. Kahit saan ka pumunta, dapat tinitigit mo sa'yo. Kaso nga lang, ang problema ng iba, gusto nila mag-duplicate pero hindi pa sila ready. Kumbaga, lahat ng to, wala ka. Meron ka, kaso kabaliktaran. Minsan na nagtataka, Apps, ba't ganun yung downline ko, hindi umakate ng training? Eh, ikaw kasi hindi ka umakate ng training. Apps, ba't yung downline ko, patay sindi? Ikaw kasi patay sindi ka. Tama ba? So, na-duplicate mo yung sarili mo. Dumami ka. Kaso, mali nga lang. Kaya make sure, pag nag-duplicate ka, dapat ready ka na. Lahat ng to, dapat meron ka. Para yung maduduplicate mo, tama. Ang pag-duplicate, simple lang eh. Nakakita na kayo ng susi. Paano mag-duplicate? Diba, pwede mo ba sabihin sa malam, Kuya, ito yung susi ko, pa-duplicate? Tapos sabihin naman, asa yung susi? Ay, nasa bahay pala. Pwede ba yung ganun? Diba dapat dala mo yung susi pag pinag-duplicate mo? So, ganun din, pag mag-duplicate ka, dapat lagi mo kasama yung downline mo. Dapat lagi mo siyang kadikit. Kumain, mag-training, pumunta na Manila, kung saan ka magle-legwork, dapat lagi mo siyang sinasama para makopya ka niya. Pero yun nga, sabi ko, pag nag-duplicate ka, dapat ready ka na. Parang ganito yan eh. You. Diba dapat, ang gagawin mo, para bago mo i-duplicate yung downline mo, dikit ka muna sa upline mo. Ang gawin mo, sumama ka muna sa upline. Para matutunan mo kung paano mag-isip sa upline. Paano gumalaw si upline. Okay? Pag na-duplicate mo na si upline, ang gagawin mo, tsaka mo i-duplicate yung member mo. Tsaka mo siya isama sa'yo. Pag ready ka na. Parang ganito. Panuari, anong pangalan mo nga, bro? Angel! Angel. Panuari, si Angel. Pina-photocopy ko si Angel. Tapos naging si? Jen Mark. Tama? Si Angel, pina-photocopy ko, naging Jen Mark. Si Jen Mark, pina-photocopy ko ulit, naging si? Owen. Si Owen, pina-photocopy ko, naging si? Jane. Si Jane, pina-photocopy ko, naging si? Clarice. Clarice, pina-photocopy ko, naging si? Joanna. Si Joanna, pina-photocopy ko, naging si? Krisa. Pagdating ba ng dulong, mababasa mo ba? Hindi na. Dapat, anong gagawin mo? Si Angel, dapat pina-photocopy mo sa lahat. Tama ba? Para siya yung makopya. Para pagdating ng dulo, malinaw pa rin. So, ganun din pag nag-duplicate. Dapat, ikaw mismo, i-duplicate mo muna si upline. O kung ikaw, hindi ka pa ready mag-duplicate, ang gawin mo, si member mo, idikit mo sa'yo, tapos idikit mo rin kay upline. Para sure yung pag-duplicate. Lagi mo siyang ididikit kay upline. Kaya yung tip, sa mga bago, dapat marunong kang dumikit. Dapat marunong kang sumunod. Dapat lagi ka sumisip-sip. Kung saan pupunta si upline, dapat sumasama ka. Pag may legwork si upline, sumama ka. Pagkakain si upline, sumama ka. Para matutunan mo nga kung paano mag-isip si upline. Kung paano gumalaw si upline. At di ba ganun lang naman?
para maging successful ka, kailangan mo lang alamin kung ano yung alam successful. Kailangan mo lang gawin kung ano yung ginagawa na successful para yun din yung mangyari sa'yo. So, ganun lang din sa pag-duplicate. Ang gagawin mo, didikit ka lang kay Upline. Anong gagawin? Didikit kay Upline. Sabi na iba, Apps, nahihiya kasi ako dumikit kasi pogi si Upline. Eh di, huwag ka na umaman dahil sa hiya mo. Tama ba? Sabi ko nga kanina, walang mahihiyain umaman. Kaya dapat, aalisin mo yung hiya mo. Kakapalan mo yung mukha mo, didikit ka lagi. Sa Upline mo, at sa Upline ng Upline pa. Mas madaming Upline, mas maganda. Doon ka didikit sa Upline na may resulta. Huwag ka kung kani-kanino didikit. Kasi bakit? Kung sino yung nakakasama mo, yung ka nagiging. Tama ba? So didikit ka sa tamang tao. Huwag ka didikit doon sa mga Upline na walang resulta, walang invite, walang check-in. Kaya magugulat ka, Apps, ba't kaya wala akong check-in? Wala ko yung kasama, wala rin check-in. Tama ba? Kaya dapat doon sa tamang tao. Now, pag nakapag-duplicate ka na, ito na yung next. Ito na yung multiply. So ito na yung nagkakaroon ka na ng grupo. Start na yung grupo mo dito sa Lipa, meron ka na sa Tanawan, meron ka na sa Rosario, meron ka na sa San Juan, meron ka ng Kalamba. Kasi hindi ka lang nakapag-duplicate na multiply mo pa. Tama? Pag nag-multiply ka, kumbaga kumakalat na yung grupo mo eh. Nakapag-duplicate ka, nag-multiply ka, nakasunod dyan, magkakaroon ka na ng big network. Kailan yung self-start? Yes! Kailan yung self-stiff? Yes! Self-start tsaka self-stiff, kahit saan sila pumunta ang lugar, meron silang grupo. Kumbaga, ito na yung nag-start yung grupo mo sa Lipa, tapos nagkaroon ka na ng grupo sa Tanawan, meron ka na sa Kalamba, meron ka na sa San Juan, meron ka sa Quezon, tapos umabot na ng Norte, meron ka na sa Pampanga, meron ka ng Tarlac, meron ka na sa Tugigaraw. Kasi bakit nagkaroon ka na ng big network eh? Hindi ka lang basta na-duplicate, hindi ka lang basta na-multiply, nagkaroon ka pa ng big network. Kumbaga, umaabot na yung grupo mo, meron ka na rin grupo sa international, meron ka na Hong Kong, meron ka na Singapore, meron ka na Taiwan, so lahat, all over the world, meron ka lang members. Kasi bakit? Na-duplicate, na-multiply, at meron pang big network. Nagets? Kumbaga, ito yung tipong ano eh. Dati, di ba mag-isa ka lang umahati ng training? Tapos dumating yung time, isang row na kayo. Yung isang row, naging dalawang row na. Yung dalawang row, naging kalahating seven na room na. Kasi yung dati, di ba, ikaw umahatid ka ng GA kasama yung grupo mo, pero dumating yung time na yung grupo mo kusa na ng GGA. Basta na ba yung ganon? Yes. Kahit wala ka, nag-GGA sila. Nagets? Tignan mo yung paligid mo. Okay lang ba lahat yan, members mo? Yes! Lahat sa 3 hits pa lang. Yes! Masarap ba yung ganon? Yes! Oo naman.